I-update ko po kayo about sa aking in-order na PSA birth certificate online. So, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? In this video, ay i-share ko nga sa inyo yung update sa about sa pag-order ko ng PSA birth certificate online. So, shout out po muna tayo kay Mr. Jack Potato. So, salamat po sa pag-comment kasi ni-remind mo ako na gagawin ko nga pala siya ng update. So, nakalimutan ko na talaga siya. So, ngayon ay i-share ko sa inyo yung update kung papaano or gaano ba katagal na i-deliver sa amin yung ni-request ko na or in-order ko online na PSA na birth certificate ng aking anak. So kung hindi nyo pa po napapanood yung video ko na yun, ilalagay ko na lang po sa description box or dyan po sa taas yung link ng aking video on how to order online ng PSA at kung papaano magbayad gamit ang ating GCash account. So ayun nga po, in-order ko siya online Sunday and then pinangalan ko po siya sa asawa ko. So ako yung nag-order pero yung asawa ko yung pangalan na nilagay ko kasi siya yung magre-receive and then yung ID niya rin yung inilagay ko, ganun. Kasi nga, siya nga yung magre-receive. And ayun, Sunday ko siya in-order and then tinrack ko siya nung Monday is ano na siya, on process na. And then Tuesday, out for delivery nung umaga. And then nung hapon, ay mga 3:30 ng hapon ay merong dumating na delivery sa bahay. Pero unfortunately, wala yung asawa ko sa bahay, nasa trabaho pa. So hindi pa siya nakakarating sa bahay at hindi siya inintay noong magde-deliver. Kaya take note po, kung sino yung nakapangalan na receiver, siya po mismo yung magre-receive kasi hindi po talaga ibibigay ng rider kung sino yung nasa bahay kahit po yung anak ko ang nasa bahay. So sa kanya yung birth certificate, hindi po binigay sa kanya. Kasi kung sino po yung nag-order, kung kanino nakapangalan yung recipient, siya lang po yung pwedeng mag-receive ng PSA. So hindi po tumawag yung rider and then hindi na niya inantay yung asawa ko kasi meron pa daw siyang ibang i-deliver. Then kinabukasan, nung Wednesday, ay pumunta ulit sa bahay. Hindi ulit tumawag. Tapos, ayun, tinawagan ng anak ko yung asawa ko at nagkausap sila. Kasi nga hindi niya ulit naabutan yung asawa ko sa bahay at nasa trabaho pa. So nag-usap sila yung rider at yung asawa ko na sa company na lang niya i-deliver yung birth certificate. At pumayag naman po si rider, yung courier yung nag-deliver. At ayun, bumalik ulit siya kinabukasan. So Thursday na na-deliver doon sa company, doon ni-receive ng asawa ko. Kasi kung sino po yung nga yung nag-request, yung recipient, siya lang talaga yung magre-receive ng PSA na in-order mo. Kaya make sure po na available kayo at marireceive nyo yung inyong in-order online na PSA. So ayun po yung update. Mabilis naman siyang na-deliver at mabuti na lang mabait yung si Kuya Rider. At nakatatlong balik siya para ma-deliver yung aking in-order online. Ito yung sabi ng PSA na 7 to 8 days ay madi-deliver. So mabilis siyang na-deliver sa amin kasi wala pang 7 to 8 days ay na-deliver na nga. So ayun, nagpabalik-balik pa si Kuya Rider. Kaya depende siguro sa lugar yung pag-deliver kung mabilis or matatagalan. So in our case ay mabilis naman siyang natanggap. So thank you so much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye-bye.